So ngayon, magsa-setup tayo ng text editor. So ang gagamitin ko sa tutorial na to ay Sublime Text. Pero pwede rin naman kayong gumamit ng Visual Studio Code. Yan. So download lang nyo yung installer and then install. So yan. Ito na yung Sublime Text. Kung meron na kayong text editor, skip nyo lang itong video na to. Pero magbibigay ako ng tips kung paano natin mapapaganda ang pag-dedev natin ng Laravel sa Sublime. So, kailangan nating mag-install lang kung ano-anong package. So, kailangan nating mag-install muna ng Sublime Package Manager. So, type lang natin is Sublime Package Manager. Yan. Or Package Control. Yan. Then, punta tayo sa installation. Then, kung Sublime Text 3 ang gamit nyo, copy nyo lang to lahat. Copy. And then, balik tayo sa Sublime. Control Grave Accent. So, yung Grave Accents, matatagpuan nyo yun bago mag-1. Then, paste nyo lang dito. Ayan. Then, install nyo. Since meron na ako, hindi ko na siya i-install. So, hintayin nyo lang matapos yung installation yan. And then, Control Shift P para lumabas yung package control. And then, tingnan natin yung mga install yung package. So, list packages. Ito, doc blocker na lang. For comment, documentation, emmet. Para kuwari, shortcut ng div.class, ganun. Pero ang kailangan natin, since Laravel tutorial to, ito, Laravel 5 Artisan, Laravel Blade Autocomplete, tapos yung mahalaga, yung blade highlighter, then yung mga completion ng mga helper function. So paano mag-install? Gagawin lang natin. Ang gagawin lang natin is Control Shift P and then install package. No, hintayin lang tayo 'yan. Lalabas yung mga package. Type niyo lang yung gusto niyong package. For example, Laravel. 'Yan. Kung gusto niyo install yung documentation ng Laravel, ayan, click niyo lang then installing package. Hintayin nyo lang matapos. Then, okay na yun. So, ulit, yung mga package. Ayan. Optional lang naman to. Para makita nyo. Install nyo lang kung gusto nyo. So, sunod, ang gagawin na natin is, i-open natin sa Sublime folder natin. So, open folder. Ayan. Punta tayo sa desktop, Laravel tutorial, then awesome thoughts. Sa susunod yung tutorial, explain ko sa inyo yung mga folder structures. Kung ano itong mga folder na to, ano itong mga files na to. So, see you next time.